Hi guys, it's me again, your boss TB, and welcome to another vlog. Gumagawa pala ako ng mga videos kagaya nito, yan, ito, at iyan. So kung bago ka lang at ngayon ka lang nakadalaw, don't forget to like and subscribe, pati click mo na rin yung bell notification notice para updated ka sa mga videos na in-upload ko. So, for today's video, ang gagawin natin ay kung paano ba tayo mag-customize ng ating YouTube channel. So marami kasi ako nakikita na bibisit ng mga channels na hindi pa nila naku-customize yung kanilang YouTube channel. Bakit? So siguro dahil hindi nila alam or busy lamang talaga sila. So kailangan kasi natin lagyan natin ito or i-customize natin yung YouTube channel natin para at least kapag binisit ito ng ating mga kaibigan or ng ating mga hindi pa kakilala or yung mga unknown friends natin or yung mga talagang bibisita sa ating YouTube channel, ay makikita natin kung ano talaga yung nilalaman ng videos natin. So, ito is isang paraan para at least maka-interact tayo dun sa mga tao na gusto nilang i-play or gusto nila na mabisit yung ating mga videos. Ano? So, this is one way or another para at least makagain pa tayo ng more subscribers at ng maging kaibigan natin in the long run. So, gagawin natin yan ngayon na. But before that, so intro muna tayo guys. So, kung ikaw ay cellphone users, gawin mo itong process na ginagawa ko. So, record lang natin ito guys. Ano? So, screen recording natin. So, punta tayo sa ating browser. Click natin yung Chrome. Yun yung browser ko kasi. And then, pagka-click natin yung Chrome, click natin yung YouTube. Yan. So, sa YouTube, nakikita nyo naman meron dyang tatlong toolbox sa right side. Yan. Click natin yan. Kailangan naka-desktop side siya, guys. And then, yun na. Diretso na tayo sa ating tutorial. So, by the way, kung kayo nga pala ay gagawa ng tutorial about doon sa video or sa ating cellphone, so kailangan mag-get siya. Kailangan naka-landscape siya. Kasi kung portrait, makikita nyo meron siyang dalawang block sa gilid. So, pangitignan. So, kailangan naka-landscape siya para cover lahat yung buong screen ng ating video. So, tuloy na tayo doon sa ating laptop. Close na natin ito. A few moments later. So guys, punta na tayo sa ating channel. Okay? Click tayo sa ating new tab. Then click natin itong YouTube natin. So, pagka-click nyo yan, i-click nyo itong profile nyo, yung icon dito sa right side. And then, click nyo yung your channel. So under ng your channel, may makikita kayo dyan. Customize channel and manage. So, ano lang natin ito? So, yung manage videos. So, ang i-click natin yan guys ay itong customize channel. So, i-click natin si customize channel. And then, yan. Antayin lang natin kasi medyo mabagal yung net natin. And then, dyan pa lamang sa channel customization. Yan, bubuli tayo. Medyo mahaba kasi. So, meron dyang layout, branding, and basic info. So, sa branding, so ito, makikita nyo, yung banner image. So, ito pwede nyong paltan. Pwede nyong i-remove. Pwede nyong kumuha ng bago. So, depende yan sa inyo. So, nandito na siya. And then, yung banner, yung ating, so, kailangan sa branding pala. Sa branding, makikita yun dyan, merong profile picture. So, yung profile picture pwede nyong paltan. Pwede kayong, dito na, pwede nyong paltan nyo siya. O, pwede nyong kumuha kayo dun sa inyong memory dyan sa laptop mo. And then yung banner image, so pwede nyo rin siyang palitan na dyan. At gawin nyo na rin yan. So kung gusto nyo yung palitan na kagad siya, pwede. And then yung video watermark, so yan. So pwede nyo rin siyang lagyan dyan or palitan kung meron na kayong ibang papalit. So depende yan sa inyo kung gusto nyo yung end of video, customize start time, or entire video. So I will suggest na kailangan entire video. Yan. So and then yung next natin is yung basic info. Itong basic info na ito is napaka-importante nito guys. Ano? Kasi dito malalaman yung mga viewers natin or yung mga bumibisita sa ating channel na ano ba talaga yung ginagawa mo sa channel mo or ano ba yung
ginagawa mo or yung everyday na ginagawa mo sa channel mo or yung maasahan ng viewers para sa channel mo, just like me, tutorial yung ginagawa ko at yung mga YouTube tips, ano, so andyan. So kailangan lagyan nyo yan or mag-add kayo language or yung URL nyo, so kailangan ilagay nyo din dyan, guys, ano. And then yung contact information, so kailangan nyo din yan kasi once na halimbawa merong mga visitors or mga prospect sila na nakita sa channel nyo, so pwedeng-pwede nila kayong kontakin to your email address, ano. And then yung link, so bahala kayo, depende sa inyo kung lalagay nyo siya, ano. And then, let's go back to layout. So sa layout, makikita natin yan, video spotlight. So ito yung channel trailer for people who haven't subscribed. So ito yung halimbawa, nag-visit kayo, yung mga bago, makikita nyo na nila doon, mayroon trailers na doon sa ating front page ng video ng ating channel, ano. So ayan, makikita yan dyan. So yung mga bago pa lamang, ano. And then yung featured video for returning subscribers, ito yung mga dati na nating subscribers. So ayan yung makikita nila dyan sa ating featured. Ayan. And then yung featured section, so dito kasi guys, makikita nyo sa featured sections, meron dyang 10 na pwede nyo ilagay sa homepage, ano. So ako, isa lang yung inilagay ko. So dadagdagan natin siya ngayon. So paano ba natin siya madadagdagan, guys? So meron siya nakalagay diyan sa add section. So pwede kayo diyan mag-add. So click natin 'yan, add section. So meron siya diyan options na popular videos, popular upload, short videos, live now, past live streams, coming live stream, single playlist, created playlist, multiple playlist, subscriptions, featured channels, and so on. So ayan. So ang ilalagay natin is yung limbawa is yung short videos. Ako siguro yung mga popular uploads ang ilalagay natin. So click natin yan. So ayan. So ito is automatic lalagyan na yan ni YouTube. So kung ano yung mga popular videos mo, ilalagay na yan dyan ni YouTube. So 5 lang naman yung inilalagay niya. So sabi ko nga doon, pwede tayong maglagay ng 10 sections. So 2 pa lang yung inilagay natin. So mag-add pa tayo. So okay, lagay tayo ng short videos. So yan. So pili tayo. Yan. Add tayo dito. Meron siyang 3 tuldok dito. So dito tayo mag-a-add, guys, ano. So lagi mo yung malabas. So this section will appear after a short video has been uploaded. So wala naman akong short video na nilagay. So siguro i-remove na lang natin 'to, guys, ano. I-remove na lang natin. Add tayo ng iba. Add section. So siguro yan. Featured or kung limbawa featured channel gusto niyo, lagyan ng featured channel. So depende yan sa inyo, no. So single playlist na lang. So, multiple playlist na lang siguro. So, yan. So, maglagay tayo. Halimbawa, itong newly uploads. So, like, lagay natin yan. That. So, yan. So, yan. Makikita dyan sa feature channel natin kung yung mga inilagay natin. So, let's see kung nandun na siya sa unahan natin. Wait. So, kailangan pala is i-publish nyo siya, guys, ha. Kailangan publish. Click nyo yung publish and then so, tingnan natin, meron dyan changes publish and then go to your channel. So, puntahan na lang natin mismo doon. So, hindi na natin na-click kagad yun. So, puntahan natin yung channel natin. Ayan. Refresh lang natin. So, ayan. Ito na yung makikita natin dyan sa ating channel. So, ganyan na. Ito yung featured channels na natin, ano. And then, so, ito is lagi-lagi nyo makikita once na mag-visit yung ating mga subscribers or yung mga bago pa lamang sa channel natin. Ito yung makikita nila, no? Ito, itong part na to. And then, let's go ulit dun sa ating channel. So, pwede nyo rin naman siyang makita dito, view channel. So, ayan. So, ganun lang, guys. Ganun lang kasimple yung pag-customize ng ating channel. So, ayan. Ano pa ba?
So wala na tayong nakalimutan, ano? So pwede rin naman tayong mag-add ng section dito. So halimbawa, ang i-add nyo ay featured channels or subscriptions. So yan. Try natin itong subscription, guys. So yun. Siguro meron nang nakalagay doon, ano? Shows channels you've chosen to show that you've subscribed to. So yan. Yan, magana na siya dyan, mag-appear na siya. Or halimbawa, kung gusto nyo ilagay ito sa unahan, pwede nyo i-click dito. Ito, yan. Drag nyo lang. Yan. Or kaya ilagay nyo sa pinakauna. Yan. So pwede yan, depende sa inyo. Siguro mas gustuhin ko na lang ito, no, si uploads nandito sa sa ikalawa. Sa una, yan. Multiple playlist, nasa ikalawa. So depende yan sa inyo, guys, no. So yun lang. So i-click na natin itong publish. Yan. So, go to channel. So, nakita nyo, go to channel. Puntahan natin yan. Click natin. So, ayan na yan, guys. Makikita nyo. Yan na yung pinaka-featured natin. So, that's it for today. So, sana nakatulong itong video na to. Yun na to. Kung nagustuhan mo itong video na to, please give it a thumbs up. Yan. Give it a thumbs up, guys. Thumbs up, ha? And then, don't forget to like and subscribe at i-share nyo na rin para makatulong tayo sa ibang mga baguhan pa lamang dito sa videos natin, ano. So, hanggang dito na lang, guys, at maraming salamat. Bye!